Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Alex Libano at welcome sa aking YouTube channel, Farmer Honorable. Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. So, for today's video ay meron naman tayong tatalakayin at i-apply na mga technology dito sa ating manukan. So, kanina naglilinis ako dito sa sa loob ng kulungan ng aking mga manok. Then, I found out na mayroong mga peste at mga insekto na dumadami na at nakaka-apekto na sa aking mga manok. So, kanina, nakita ko na may mga tinatawag na mites na nasa itlugan ng mga manok o yung tinatawag naman ng iba na hanip, or yung isa pang tawag nila is pulgas, yung ganun, yung mga ganung sakit na apeste ng mga manok. So ayan din, tinatawag din yan na bunhok sa Bisaya, yan dito sa amin bunhok kung tawagin nila. Then sa amin din na mga Ilocano is tinatawag na ayam. Ayan guys, maliliit yan na, no? Maliliit yan na insekto. Maliliit pero mapaminsala guys. So ayan, nakita ko kanina dun sa itlugan ng mga manok. So ayan, gagawa tayo ng paraan para matanggal sila sa mga itlugan. So ayan pala guys, bago ko ipapakita sa inyo yung technology na gagamitin ko, ay magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, lalong-lalo na sa Team Sophia Soda. Maraming salamat ma'am Sophia Soda, maraming salamat sa pagtulong sa akin at sa buong grupo ng Team Sophia. Ayan guys, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang ko sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na mag-subscribe kung gustong-gusto nyo yung lahat ng yung aking mga video patungkol sa mga pagpapalayan sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Ayan guys, may mga matutunan din kayo, mga technology na aking ding natutunan at isi-share ko sa inyo. Ayan guys, huwag kalimutan na mag-subscribe at huwag kalimutan ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking mga videos. So ayan guys, so ayun nga, pag-uusapan muna natin yung hanip, yung tawagin nila, o yung peste, insekto na ating pupuksain ngayon. So yung ganyang mga peste kasi pag napunta na sa ating mga sa ating mga manok o sa itlugan ng ating mga manok, ay malaki ang epekto nito pagkat pag didikit na yan sa kanilang mga balat, ay yung mga dugo nila isisipsipin, so yung mga manok natin is magkakaroon ng sakit. Then ang iba din yan is maaaring magdala ng mga infection sa ating mga manok at magkukos ng pagkamatay o pamamayat ng ating mga manok. Then isa rin sa mga mga epekto niyan sa ating manukan is yung yung manok natin ay naglilimlim. So maaaring yung itlog is masira kasi yung manok natin pag nangangatiyan laging galaw ng galaw. So always laging nagagalaw yung itlog. Tapos isa rin based sa aking experience is dati ganyan na rin. Lahat ng nililimliman yung itlog is nasira lahat. Walang ni isa ang napisa. So yan guys, malaki yung epekto niyan sa ating mga manok. So, nakapag-research din ako kanina. Maraming pwede nating gawin sa pagpuksa ng pesting yan. Yung pulgas, yung ganyan, mites, lice and mites ng ating mga manok. So, nakita ko kanina, nakapag-research din ako. Maaari nating gamitin, isang gamitin is yung abo o dust. O pwede na yung maglagay ng isang palanggana, lagyan natin ng abo or ihalo natin sa buhangin. Ihalo natin sa buhangin at hayaan natin yung manok na doon siya parang maliligo. Dust batting. Dust batting. So, ayan, isang paraan din yun guys para matanggal yung kuto at mga pulgas ng ating mga manok.
Then, yung ipapakita ko sa inyo ngayon guys is ito is tested and proven na namin ito kasi ito yung mga ginagawa namin. At ito rin yung itinuro sa amin dati na mga nakakatanda na maaring gamitin. So yung gagamitin ko guys is herbal, natural na pamamaraan. So, natural na pamamaraan yung gagamitin ko. So gagamit ako ng eto guys, dahon ng tanglad o lemongrass. So itong lemongrass naman guys is may nakapagsabi sa akin kaya na shout out pala kay Ka Farmer Freddy, Buhay Probinsya with Ka Freddy. Ayan guys, tinopromote ko rin pala Buhay Probinsya with Ka Freddy. Ninong ko taga dito yun din yan sa amin sa Banay-Banay, Davao Oriental. So siya yung nagsabi sa akin kanina is ang nakapagsabi din daw sa kanya is mula doon sa Ilocos o sa Los Baños ata yun, nung napunta sila ng Peel Rice. May nakapagsabi din sa kanya na yung mga ginagamit daw nila is ganito, tanglad o lemongrass. So yung gagamitin ito is ilalagay lang doon sa so yung gagawin ko pa lang ngayon guys is doon lamang sa may naglilimlim ng mga manok. Yun lang yung lalagyan ko muna, ititreat ko muna yung mga doon pulgas kasi doon nagsisimula, doon dumadami, kaya itatry ko muna, ilalagay ko ito. So babantayan na lang araw-araw kung anong progreso. Kung in case na dumadami talaga, pwede naman nating isprehan gamit ang mga pamatay peste ng mga medisina. So yan guys, ito yung gagamitin kong isa. So yan pala guys, bago ko makalimutan, huwag po kalimutan i-subscribe ang ating kaibigan Ninong. Yung channel niya po is Buhay Probinsya with Ka Freddy. Shout out. Yan guys. So then isa naman, yung isa pang gagamitin ko is itong dahon ng sambong. Ayan, mabango siya guys. So ito yung dati-dati pa ginagamit namin na nilalagay sa limliman ng mga manok. Ayan, dun sa pugad nilalagay ito. So maaari natin gamitin yung hilaw na dahon o pwede rin yung mga tuyong dahon ng sambong. So marami naman makikita ng mga pwede natin gamitin. So ito nga, sambong. Marami naman siguro mga tanim dyan sa inyo. So pwede nyo gamitin. So proven and tested na ito guys. Ito na rin ito yung ginagamit namin dati pa na pamatay ng pangalis ng mga pulgas at mga hanip, kung tawagin ng iba, hanip ng manok. Ayun guys, andito tayo rin sa mga limliman ng mga manok, mga pugad. Ayan, dito may isang manok na naglilimlim. So, lalagyan ko ng dahon ng itong tanglad saka sambong. Ayun guys, ilalagay lang natin sa ilalim ng or dun pala sa mismong mga itlog, dun natin nilalagay. Pwede natin ilagay sa ilalim ng itlog. So, tanggalin muna natin yung itlog at ilagay natin yung dahon. So, ganito guys. Kung nakikita nyo guys, yung mga maliliit sila, mamaliliit guys, ang dami na. Yan yung mga
yung mga tinatawag naming ayam o hanip sa Tagalog, tinatawag nilang hanip. Yan no, dami. So ayan, kaya iti-treat natin, guys. So ayan, halos lahat yung ano, halos mga sa 2, 3, 4, 5. 5 na manok na naglilimlim diyan, guys. So lalagyan ko lahat 'yan. Nalagyan ko na lahat, guys. So ayan, guys, yun lang po sa araw na ito, yung aking video. At nawa po ay meron po kayong natutunan sa lahat ng aking sinabi, sa lahat ng aking kinalakay sa video ng ito. So ayan po, nice po sana magpasalamat sa lahat-lahat po, sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa aking YouTube channel, at sa mga susuporta pa po sa aking mga video. So yan po, maraming salamat, and God bless po sa inyong lahat. See you in my next video.